At yun yung nangyayari, sabi ng pangatlong awit, makikita na at maranas sa kanyang salita. Sa kanyang salita na ating patuloy na pinagbulay-bulayan galing sa Diyos. Na kahit na anong ginagawa ng mundong baluktutin ng salita ng Diyos, hindi pwedeng baluktutin ito sa ating puso sapagkat meron tayong Espiritu Santo na siya nagtuturo sa atin ng kanyang salita. At lagi natin pinangahawakan. Magandang paalala sa atin ang tatlong awitin na yun. Yung tatlong awitin na yun bilang mga mananampalataya sa ating kaugnayan, sa ating Panginoon. Bilis ng panahon. Parang kahapon lang kami nawala o isang linggo. Tumas na pala yun. Nandito na. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat sa inyong pong suporta. Sa dalawang buwan na yun ay talaga pong nakasama namin ng Panginoon at ang aming mga sa buhay at mga kapatiran. At napagtibay ang mga kaugnayan. Salamat po sa para sa pagkilos ng Panginoon sa aming buhay din. Sa inyong panalangin. Napakabilis natin ko ng panahon. O gusto na pala ngayon. Agosto. Patuloy tayo sa pagtatalakay ng ating paksa. Ano po? Nandun pa rin tayo sa quarter na halos sa third quarter na ano, na kung saan tinatalakay po natin ang cost of discipleship. Yung Tagalogin, yung halaga ba? Yung halaga na pagiging alagad ng Panginoon. Yung ating po binibigyan ng pansin sa quarter na ito. At katatapos lang ng ating huling tinalakay ng karang buwan, ang serious cost na pagiging isang disipulo ng Panginoon. Ngayong buwan na to, sa Agosto, ay tatalakayan natin yung bilang alagad ng Diyos, bilang disipulo niya, ay mahalaga makita natin na tayo po ay pumasok na sa bagong relasyon. Mahalaga makita na maintindihan natin bilang mananampalataya na tayo po ay nasa isang relasyon na kakaiba, unique, isang relasyon na hindi mo pwedeng idulad sa sanglibutan. Isang relasyon na dapat binibigyan ng diin sapagkat ito rin yung relasyon na yun ang magdadala sa iyo sa piling ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Kaya mahalaga, huwag natin bibigyan o pagpagawalan, mahala ang kaugnayan ng yung relasyon na yun. We are, when you believe in Christ, nagsabi ni Mas Lord and Savior, you have actually entered a new relationship. Whether you like it or not, that kind of relationship ay magbibigay sa inyo ng buhay at kulay. Araw-araw, kahit na anong karanasan mo sa buhay, yan ang magbibigay ng kulay sa iyo. Ay hindi na dapat piniwalang pahala sa ating buhay. Kaya maganda, tayo mga tao, enjoy na enjoy natin kapag ka napaganda na ating kaugnayan sa sinisang. Sama sa buhay, kapag walang problema, puro pagpapala ang saya ng buhay. Na-enjoy natin lahat. Pero hindi sabihin na walang dumaraang problema roon. At pwede rin masubok. Yung sinasabing natin kagandahan ng kaugnayan sa isa, pwede rin masubok sa loob ng pamilya. Ganon din sa loob ng iglesia. Ganon din yung ating relasyon sa ibang tao. Pwede rin siyang masubok. Ang isang mananampalataya ay dapat tingnan ang pinakamataas na uri ng kaugnayan na hindi nakabase sa relasyon dito sa mundo. Kundi isang relasyon na patungo sa Diyos. Isang relasyon na babalik at babalik tayo sa piling ng Diyos. Na kung saan siya rin naman nagbigay. Sana nga po ang buhay ng isang mananampalataya ay patuloy na ang buhay na ito ay nakaalay at pinagyayabong natin yung uri ng kaugnayan na yun sa Diyos. Ay, hindi natin mayalis kasi babanulupa. Gusto natin pagandahin relasyon sa boyfriend, girlfriend, talaga naman ang dami magagarbong pamamaraan upang mapaganda ang samahan. Sa mag-aasawa. Kahit kulang na lang pera, napapaganda pa yung relasyon. Ano? May paraan. Sa mga kaibigan, ang dami natin ginagawa. Mga kapatid, isang hamon, isang tanong. Tayo po ba ay mayroong anong paraan pa rin na ginagawa higit pa doon upang ating pagandahin o papagtibahin lalo ang ating kaugnayan sa Panginoon? Kung kayo tunay na disipulo ng Panginoon, alagad ng Panginoon, itong relasyon na ito dapat pinagtitibay. Because you have entered a new relationship. Sa kaugnayan na dapat natin bigyan ng pansin. Sa buwang ito, yun po ating bibigyan ng diin. Anong mayroon ka ng dakilang relasyon o kaugnayan sa ating Panginoon? Napakahalaga. Ito ang magdadala sa atin upang patuloy natin itaguyod ang kalooban ng Diyos. Itong klase ng kaunawaan ng relasyon na ito ang patuloy na magdadala sa iyo upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Itong klase ng relasyon na ito ang magpapatibay ng pananampalataya kahit na butang ka paman ng samot-saring suliranin ng buhay. Ito ang ating bibigyan ng pansin sa buong ito. Kaya po sa gabing ito, sa ating mga pag-aaral, kailangan pong bilisan dahil 1.5 hours lang tayo dito,
nais kong dalhin ninyong kaisipan sa talata na makikita po sa Efeso kapitulo 1, talatang 4 hanggang 8. Pagbasihan natin kung ano meron tayo sa Panginoon sa mga talatang ito. Ano po? Kung kayo may mga hawak na Biblia, buksan niyo po sa Efeso kapitulo 1, talatang 4 hanggang 8. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Okay? Kahirapan po sa Tagalog eh. Hirap ang Tagalog. Tayo po natin tumayo bilang pag-alang salita ng Diyos at babasahin ko po sa inyo, sundan niyo po sa inyong mga hawak na Biblia. Ang sabi po rito ay ganito sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 8. Sabi dito ganito, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves." Verse 7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding." May God bless ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Sumandali po tayong manalangin. Ama namin, kami po ay tumutulog sa mga sandaling ito. Sa gabing ito, Panginoon, hanggang namin ang luwalading at sambahin sa magitan ng iyong mga salita sa aming pag-aaral nito, Diyos. Kayo po ay maluwalhati at ang aming dalangin, ang Kapangyarihan ng Espiritu Santo ang aming maranasan. Ang tunay na guro ng iyong mga salita ay tunay na magbunga sa aming buhay, Panginoon, magbigay ng kalakasan ng Diyos sa aming buhay spiritual. Habang kami patuloy na mumuhay, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid na ito na yung dinako sa gabing ito. Marami pwedeng gawin, subalit inuna ang iyong pangalan, O Diyos, na iyong kaluwalhatian. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Kayo po'y maluwalhati, O Diyos. Ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po, ako po na pong lahat. Ang ating po binasang talata, ang pinaka-idea po ng talata na ating binasa, ay ito po yung paglalahad ni Apostol Pablo ng mga di masukat na pagpapalang espiritual na mayroon ang mga taong nanalig sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Bahay pong tao nila nanalig sa Diyos eh, pero hindi sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Gusto kong tiyakin na ito yung mga mananampalataya, itong ating pinag-uusapan, ito yung mga mananampalataya na tumanggal sa ating Panginoong Jesus Cristo. At mayroong mga pagpapala espiritual. Sagana, masasabi ko sagana pagpapala. Di nga masukat ang pagpapala na mayroon na isang alagad ng Panginoon. Na dapat nating ika nga ay the word is samantalahin natin na ma-enjoy. Okay? Yun po ang nakita ko sa talatang ito. Ito yung pinaka-idea ng talatang sinasabi ko sa Pablo dito. Ang layunin po ng ating pag-aaral, the purpose of the sermon sa gabing pong ito, ay sana tayo po ay tunay na makita at mabigyan ng pagpapahalaga ang mga pagpapalang ito para sa pagpapatuloy, para sa paglago ng kanyang mga alagad. Ito po'y sana yung makita natin. Ano po? Ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral ngayong gabi. So, ating pag-aaral, itulot nawa ng Espiritu Santo na matutunan natin ang mga bagay na ito. Mas maintindihan po natin ang purpose ng sermon na ito kung titingnan natin yung ating tunay na tatalakayan dito, yung buong tatalakayan natin, the central idea ng sermon. Okay? Dito po, sa talatang ito, may mga natatanging pagpapalang spiritual na nakamtan na ng bawat alagad na nananalig at naglilingkod ng lubos sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya po, lahat na nagsabing kayo tumanggal sa Panginoon ay nakamtan nyo ang mga pagpapalang mayroon sa talatang ito na ating pag-aaralan. At makakatulong po sa atin bilang isang alagad kung anong meron tayo, kung anong pinasok nating kaugnayan sa ating Panginoon. Mabagat po ng ating pag-aaral, mga dakilang katibayan ng isang wagas na kaugnayan. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa talita niya, nagbigay siya ng mga katibayan at nawagas ang ating kaugnayan sa kanya. Sa ang dakilang kaugnayan na hindi kailanman mapaparisan ng kaugnayan sa mundo.
Kaya ang tunay na mananampalataya, ang mas pinapayabong na relasyon ay ang relasyon niya sa Diyos, sa ating Panginoon si Kristo. Bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, gusto kong diretsahin kayo. Lahat ng uri ng relasyon dito sa ibabaw ng mundo ay matatapos. Tama ba? Matatapos yan. In fact, sa langit, wala nung kasal, wala nung mag-asawa. Magkakapatid na lang tayo. Dito pa lang, ayusin nyo lang inyong relasyon bilang mag-asawa. Pagdating sa langit, walang marriage. Wala tayo magkakapatid na pupuri sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos ay napakalaga. Dito po sa talatang ito, binigyan tayo ng Diyos ng mga katibayan na tayo ay mayroong napakagandang kaugnayan na kilang sa lahat. Una, tingnan natin ang unang katibayan na ito. Mayroon po tayong natatanging kaugnayan sa Diyos dahil sa pagpili niya sa atin para maging banal sa kanyang harapan. Natatanging kaugnayan sa Diyos dahil sa kanyang pagpili sa atin. Amazing ha mga kapatid. Pinili tayo ng Diyos para maging banal, para tayo maging karapat dapat. Doon pala, makikita mo ng kalagahan kung ano meron tayo sa Panginoon eh. Ano po? Pinili tayo ng Panginoon. Sa verse 4, makikita niyo po sa ating talata, sabi doon, "For He chose us in Him." Before, I want you to notice that, napakaganda. Before the creation of the world. To be holy and blameless in His sight. Pinili tayo ng Diyos. Una po, sa ilalim ng puntos na ito, letter A, ay makikita po natin yung kahanga-hangang kaparaanan upang maranasan natin ang kaugnayan na ito. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon ng kaugnayan tayo sa Kanya. Sino pumili? Ang Diyos. Tama ba? Sabi ng talata, "For He chose us in Him." Kay Kristo. Dahil kay Kristo, pinili tayo. Napakagandang isipin mga kapatid ha. Kung gusto niyo lumago sa buhay spiritual at tumibay sa Panginoon, tingnan niyo ang katotohanan ito. Pinili ka ng Diyos. Hindi ka ang pumili sa Kanya, ikaw ang pinili ng Diyos. Kahangahangang kaparaanan ng Diyos. Hindi mo kaya gawin ito dahil ang nature ng tao makasalanan, mas gusto niya ang sarili niyang daan, ang sarili kang gustuhan. Ang sarili pamumuhay, sarili pag-iisip, mas gusto ito ng tao. Pero sino tayo para sa bumaba ang Diyos na tingnan niya sabihin sa atin, pinili kita. Sino tayo? Makasalanan tayong lahat. Pero ang Diyos ang pumili sa atin. At dapat ito ikagalak ng bawat mananampalataya. Tunay na mananampalataya, sobrang nagagalak sa katotohanan ito. Lord, sino ako para piliin mo? Tama ba? Sino ako para piliin mo? At dumi-dumi ko ang sama-sama ako. Pero parang piliin mo ako. Lord, kahanga-hanga ang iyong paraan. Ang sabi doon, inaano niya po si Pablo yung mga taga-Efeso, "For He chose us in Him." Kasama siya at ang taga-Efeso. At ang panahon ng mga mananampalataya ngayon, sinasabing tayo po ay pinili ng Diyos. Of all the millions of people, billions of people, are you not amazed and thankful that God has chosen you? Hindi aksidente na tayo ay narito, nagpupuri at sumasama sa Diyos at may bagong kaugnayan. Hindi sa aksidente na pagmula kay Adan, ang dami niyang nilikas, sunod-sunod, at ipinahayag ang kanyang sarili sa ating panahon ngayon upang siya patuloy na hanapin, sambahin. Sapagkat siya nagbigay ng tamang kaugnayan sa atin. He chose us. Mga kapatid, marami tayong hinahanap ng uri ng kaugnayan. Pero ito bang kaugnayan ito na meron tayo sa Diyos ay pinagyayaman natin na siya ang pumili sa atin. Siya ang pumili sa atin. Kahanga-hangang kaparaanan na ginawa ng Diyos. For He chose us in Him. Yung sinabing in Him kay Kristo. Pinili tayo dahil kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin, ang isang kaugnayan sa Diyos na tama ay dahil kanino? Kay Kristo. Walang ibang kaugnayan sa Ama maliban kay Kristo. Tama ba? Kung kayo po ay may Kristo sa puso, kayo ay may kaugnayan sa Diyos. Yan ang tunay na kaugnayan. Yan ang kaugnayan magdadala sa iyo sa langit. In Christ.
Ang kagandahan pa nun, He chose us in Him. Now notice the word, ang tense dun sa English, is past tense, diba? He chose us. Tama ba? Hindi naman sila, He chose us as in. He chose us. Past tense na siya. Pinili ka na Diyos. Kaya yung kalalaki mo ngayon, kalalaki mo sa buhay, hindi lang yung ikaw yung kapunyan, kundi ikaw kung sino kasama ka ng Diyos, ano nangyayari sa buhay mo, yan ay pinili ng Diyos para sa iyo. Sarap isipin. Kaya anumang kalagay mo, anumang nararanasan mo, huwag mong kakalimutan, pinili ako ng Diyos. Lord, thank you. Kahit marami akong sularinin, marami akong problema, ang kapalpakan sa buhay, alam ko, pinili niyo ako at ako'y tutulungan niyo. Palalagoy niyo ako sa pananampalatayang ito. Magiging matatag ako para sa iyo. Ako'y magiging tunay mong alagad. Susunod ako bilang alagad sapagkat ako'y pinili mo. Maganda isipin mga kapatid. Maganda. Isipin natin katotohanan ito. Mayroong kahangang kaparaanan ng Diyos. Hindi lang yon. May kahangahangang letter P. May kahangahangang kapanahunan. Ang pagkakapili ng Diyos. Now, ang tanong sa talata, He chose us in Him kailan? Kailan tayo pinili? Amazing! Sabi doon, He chose us before what? The creation of the world. Aba, ang hirap isipin, sapagkat wala ka pa sa mundong ito, ano? Pinili ka na. Aba, Panginoon, grabe, hindi mo kayang unawain. Ang laki-laki ng mundo, ang laki ng nilikha mo, mga, actually, yung earth, napakaliit sa ngayon, kung lalo na yung science ang nakikita, na-discover nila kung anong klaseng mayroon tayong universe. Ang liit ng mundo. Pero ito'y kaportion lang ng ginawa ng Diyos. Pero before the creation of all this, nakita ka na niya. Tama ba? Ang ganda. He chose us in Him before the creation of the world. Natutuwa, nagagalak. Umabot tayo sa edad na ito. Ay, medyo kami lang pala yung mga umabot ng konti. Kaya may napatapa ng konti, no? Pero nasubukan nyo na ba? Naranasan nyo na ba? Na-enjoy nyo na ba na, Lord, sa edad mo ito, salamat po, natagpuan na kita. Nakilala ko na ako pala iyong pinili. Na ako pala pupunta sa langit. Sabi ko kanina, sa dami-dami ng tao, pinili ka. At hindi lang yun. Before the creation of the world, nakita ka na niya ito. Ito si Francis ito eh. O pipiliin ko ito sa taktang panahon eh. Kasi pinili na siya noon pa man. Ipinalahayag na lang sa kanya na ikaw ay magiging anak ko. Ganun din po sa bawat isa. Hindi ba kayo nagagalak na meron kayo kaugnayan ganyan sa Diyos? Ito ang dapat na kaugnayan na ating binibigyan ng yaman sa ating buhay. Pinili ka na ng Diyos bago ka pa. Pagbalikay ng mundo. Ang world. Amazing. Napakagandang kapanahunan. Na hindi pa kaya natin alam ang panahon. Hindi pa natin alam ang buong pangyayari. Wala pa tayong malay. Sa kamalayan ng Diyos, nandoon ka na. Sarap isipin. Kaya, kung babalikaw natin yung buhay natin, yung mga kapalpakan na ginawa natin, lahat ng pasama na ginawa natin, kung babalikan mo, yun pa lang yun ay binabantayan ka na ng Diyos sa taktang panahon, ay papatunayan sa'yo na pinili ka niya sa taktang panahon, sa sabi niya, anak, pinili kita, akin ka. Ganda. Di ba tayo mga mapapayuko ka sa Panginoon sa kabaitan niya sa pagpili sa'yo. At ngayon ay tinuguri kanya kalagad. Pumasok pa sa isang kaugnayan, kamangha-mangha kaugnayan. He chose us in Him before the creation of the world. At ang sabi pa doon, pangatlong sub-points dito, ang uri ng kaugnayan na meron na dito is yung kahangahangang kagustuhan ng Diyos. Napakaganda. Sabi doon sa verse 4, For He chose us in Him before the creation of the world, what? To be holy and blameless in His sight. And blameless in His sight. Ang nais po ng Diyos ay isang kaugnayan na dalisay. Isang kaugnayan banal sa kanyang harapan. At dahil pinili ka, ibig sabihin makikita sa buhay natin yung bagay na ito.
Ibig sabihin, may kakayanan tayong mamuhay para sa Kanya, sa ganitong kagustuhan ng Diyos. To be holy and blameless in His sight. What is amazing, mga kapatid, sa kahit tayong marumi, nagkasala, dapat tayong parusahan, pero pinili tayo ng Diyos, at ngayon ay binanal at pinapaging banal sapagkat sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, gusto niya tayo ay malinis sa kanyang harapan. Ano ibig sabihin? Kahit ka po may struggle dito sa ating buhay dahil narito pa tayo sa laman na ito, nagkakasala, nagkakamali, ang biyaya ng Diyos ay sapat para ikaw iahon at tulungang mabuhay para sa Kanya na may kabanalan. Kaya ng isang alagad ang mamuhay ng ganito. Sapagkat ang Diyos na naggawa at nagtakda ng bagay na ito. Kaya ako naniniwalang walang Kristiyanong nagpapatuloy sa kasalanan. Tama ba? Hindi siya nagpapatuloy. Kung nagkamali siya, pwede siyang bumangon sapagkat yun ang biyaya ng Diyos. Dahil yun ang inahangad ng Diyos sa kanyang alagad. Pumasok eh. Sa isang magandang kaugnayan. Takilang kaugnayan. Kahangahang kagustuhan ng Diyos is for us to be holy and blameless sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil hindi ko sinasabing perfect kapag katanggap mo sa Bible, yes! Yes! Banal ka sa harapan niya. Pero binabanal pa tayo habang narito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat gusto niya pagbabalik niya, blameless ang kanyang mga alagad. Ang ganda ng pangyayari ito, mga kapatid. Ang ganda ng nais ng Panginoon sa atin na huwag nating mamiss habang tayo nasa mundo ito na punong-puno ng challenge, na ihaman ang buhay natin kahit sino, kahit ako, madalas may mga maraming temptations pa rin, ang gawa ng kaaway sa buhay, sa pag-iisip, sa puso, marami pumapasok ang kaaway, madalas. Pero salamat na lang sa Panginoon sapagkat sabi ng kanyang talata, di ba? He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Sa paningin ng Diyos, nag-aapak na lang tayo na pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, pero hindi pa natatapos ang pagdadalisay sa atin. Nakatingin siya sa atin. Kung saan tayo nangihina, saan tayo bumabalpak, saan tayo maraming bagay, kung saan tayo maraming mabuhal. Pero ang Diyos nakamansya. Dahil pinili ka. Di ba napaganda katotohanan ng makita sa buhay natin? Pinili ka ng Diyos eh. To be holy and blameless. Kaya nga sabi na sa sulat ni Apostol Pedro, be holy for I am holy. Sabi ng Diyos. Be holy, for I am holy. Ito'y para sa mga alagaan. Para sa mga mananampalataya na mayroong kaugnayan sa ating sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, meron tayong natatayong kaugnayan sa Diyos dahil sa pagpili niya sa atin para maging manal sa kanyang harapan. Pangalawang punto sa nasa pagdalin sa inyo. Meron tayong natatayong kaugnayan sa Diyos dahil sa pagtatalaga niya sa atin ayon sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Verse 5 ng ating talata, nais kong basahin sa atin dito, verse 5. Sabi dito, yung portion parang huli-huli ng verse 4, in love, sabi doon, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ang ganda po ng pagkakasabi nila, no? In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Nakita ko po rito, unang-una sa pangalawang puntos na ito, ang sub-point natin dito is letter A. Nakita ko yung kamanghamanghang gawa ng Diyos dito sa kanyang alagad. No? Ang sabi doon, He predestined us for adoption to sonship. Yung predestined kasi parang hirap yung Tagalog, pero kadalas na ginagamit nila yung itinalaga ka na. Itinalaga ka na. Na maging anak niya. He predestined us for adoption. Ang adoption, di ba? Yung word natin common, ampon. Tama ba? Aamponin ka ng Diyos. Why? Dapat mangyari ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Sa ibang salin, pagkukupkup ng Diyos. At tayo na katalaga doon. Bakit kailangan mangyari? Sapagkat tayo po, nung magkasala ang tao, tayo po ay naging anak na ng kaaway. Naging kaaway na tayo ng Diyos nung magkasala ang tao.
Tayo po ay namuhay sa anak ng sanglibutan. Tayo po ay mga anak na ng sanglibutan na nagkasalang tayo. Pero kailangan mapago yung buhay na yun. Kailangan masanay siya ang kanyang buhay at pag-uugali sa isang bagong tahanan. Sa tahanan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Kailangan mabuhay tayo, ang isang tao, sa ganung kalagayan. At ito po bilang mananampalataya. Na tayo po ay nalagay sa ganun kalagayan. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, mga makasalanan, pero tayo ay tinuring na anak ng Diyos. At ang kagandahan nun, doon ka pala't idinalaga. Ang sarap isipin ano po, sa haba-haba na rin ang buhay, taon na nilakbay mo, nung makilala mo ang Panginoon, nakikita mo katotohanan ito, ikaw pala ay itinalaga doon, predestined ka pala na maging anak niya. Predestined ka na maging anak niya. Di ba napakaganda mga kapatid? Tayo pala ay itinalaga ng Diyos na maging anak niya. No. Kaya paano maging anak ng Diyos ang isang tao? Ang isang makasalanan? Ano sabi ng Biblia? John 1:12. Di ba? Yet, to all who receive Jesus, di ba? To them, He gave the right to become children. Doon lang nare-realize ng taong makasalanan na siya pala ay predestined na maging anak ng Diyos kapag na-realize niya yung kanyang kalagayan at tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng mga tao, ay kami rin ay anak ng Diyos. Kami mga anak din ng Diyos kapag naniniwala kami may Diyos. Pero sabi ng Biblia, nagiging anak lang ng Diyos ang isang tao, ang mga tao, kung sila ay o siya ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Doon mo lang marirealize na ikaw pala ay predestined talaga na maging anak ng Diyos. Ngayon, tayo mga tumanggap sa Panginoon, alam mo na ikaw pala ay predestined, na ikaw pala ay tinalaga ng Diyos doon. So ano bang meron tayo ngayon? Ito galing sa Diyos. Itinalaga ka para maging anak ng Diyos. Kaya dapat nga, lagi ka nagpupuri, Lord, talagang salamat sapagkat ako'y tinuring mong anak mo. Inampo niyo ako. Inilagay niyo ako sa isang tahanang kaaya-aya. Isang tahanang magbibigay sa akin ng tunay na buhay. Isang tahanang magpapalago sa aking buhay na walang hanggan. At siya po ay naranasan ng isang mananampalataya. Kung kayo po ay nakaranas na pagtanggap sa Panginoon, simi kayo alagad ng Panginoon. At dapat makita natin ang kaligohan ng ito. Predestined ka para maging anak niya. Hindi pa natin na malayan yun. Pagkasilang natin, wala na tayong malay. Pag nagkamalay na nga tayo, malayo tayo sa Diyos. Hindi natin intindihan. Pero sa takdang panahon ng Diyos, sinabi niya, ikaw ay pinili ko. Ikaw ay tinalaga ko na maging anak. Ito'y dapat natin masalamat minuto-minuto, araw-araw sa buhay natin na ikaw ay pinili at itinakda ng Panginoon para maging anak niya. Kaya ka nakakatawag ng Ama dahil itinuring kang anak. Father. Abba, Father. Meron kang kaunayan. May kaugnayan ka sa Diyos. Hindi ba't ka mga gawa? Hindi ito kaya ng tao. Kaya nga kahit yung John 1.13, titignan nyo kung anong klase ng sonship, di ba? Hindi naman dahil anak tayo ng pinanganak sa pagitan ng tao o kagustuhan ng tao. Ang sinabi ng pinanganak tayo mula sa taas, born from above. Sinabi sa John 1.13. Nandun siya. Yun ang kahangahangang pag-a-adapt ng Diyos sa atin. Yung pag-aampon sa atin ng Diyos. Inilagay tayo sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay nasa pamilya ng Diyos. Yun ang kamangamagang gawa ng Diyos. Letter B under this. Meron po kasing kaaya-ayang gawa. Dito na nakita ko. Sabi doon, in accordance with His pleasure and will, ayon sa kasiyahan ng Diyos, ayon sa Kanyang kalooban, siya at siya pa rin. Napakabait na Diyos. Napakamapagmahal ng Diyos. Sapagkat, paano tayo magiging kaaya-aya? Paano tayo magiging karapat-dapat sa isang Diyos na banal? Siya pa rin ang gumawa. Siya pa rin. Ayon sa kanyang kasiyahan. Ayon sa kanyang kalooban. In accordance with His pleasure and will. Ang ganda po na sinasabi dito, mga kapatid.
Lagi ang pangunahin sa Diyos ay yung kanyang naisip, ang kanyang kalooban sa buhay natin. Now, ang tanong, ito ba yung hinahangad natin sa araw-araw nating buhay? Yung kalooban ng Diyos, yung kanyang kagustuhan? Yun ang challenge, kasi bilang tunay na alagad, pansin ninyo, sa araw-araw, nais ko bang sundin ang kalooban ng Diyos? Nais ko bang sundin ang, o nais ko bang bigyan siya ng kasiyahan sa buhay ko? Binibigyan ko ba siya ng kasiyahan? Sinusunod ko ba ang kanyang kalooban? Pwede niyong itanong yan eh, araw-araw sa buhay natin eh. That will test if we are His disciple. Kasi sabi dito, in accordance with His pleasure and will, yung ayon sa kanyang naisip kasiyahan ng buhay para sa atin bilang kanyang mga alagad. Hindi ba nakakatuwang isipin mga kapatid na yung kaugnayan na tinumeron tayo sa Diyos na pinasok, na tayo pinayagan natin sa pumasok sa kaugnayan ito, ay siya ang nagtalaga, predestined tayo. At ang kanyang pinagmulan ng bagay nito ay yung kanyang pag-ibig. Sabi ng verse, in love. Tama ba? In love, He predestined us. Sa pag-ibig, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid. Kung tunay kang alagad ng Diyos, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam mo ba na patuloy kang aalalayan ng Diyos? Alam mo ba na patuloy kang dinadalisay ng Diyos? Dahil alagad ka na. Yun ang pinasok natin. At yun dapat ay pamuhay natin. Sana makita sa atin ang bagay nito. Itinalaga ka lang ng Diyos. Dapat din na tayo natalikod eh. Dapat din na tayo lalayo sa Diyos eh. Tinalaga ka na. Meron ba sa atin nangihila sa pananampalataya? Meron bang nahihirapan sa buhay pananampalataya? Hindi ito magpapatalikod sa atin. Sabi nga ng Romans 8:28, diba? Hanggang pababa, diba? Kahit nga kamatayan, ano eh. Wala naman pwede makapaghiwalay sa atin, diba? Paghihirap, problema, suliranin, tapak, kamatayan. Walang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Dahil minahal ka niya. In love, He predestined us. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sana po makita natin bilang halagad ng Panginoon. Pangatlo, na nais kong dalhin. At ito yung huling puntos natin. Meron tayong natatanging kaugnayan sa Diyos dahil dalisay ang pagkakatubos niya sa ating kalagayan. Verses 7 and 8 ng ating patalata. Sabi doon sa 7 and 8, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He loves on us with all wisdom and understanding. Napakaganda ng dalawang talata na binasa natin. Okay. Itong kaugnayan na meron tayo, ito po'y natatangi na niniwala ko sapagkat ito'y dinalisay ng Diyos dahil sa pagkakatubos sa atin. Tayo'y tinubos ng Diyos. Yung kalagayan nating makasalanan ay tinubos ng Diyos. Hindi natin kaya ang isang kaugnayan ito sa ating sarili. Hindi natin kayang pagandahin, papagtibayin ang buhay na ito kung hindi dahil sa kanyang pagdadalisay, kung hindi dahil sa kanyang pagkakatubos. Mga kapatid, tanong lang, alam ba natin kung paano tinubos ng Panginoon? Diba? Yes. In Him, ito ang dakilang pamantayan, letter A. In Him, we have redemption through His blood. Kaninong blood? Sa Panginoong Jesus. Dakilang pamantayan. Marami po sa mundo, nung magkasala ang tao, marami silang ginagawang paraan na pagpatay ng mga animals o tao, basta yung blood lang dumaloy para magkaroon ng kapatawaran. Noong unang panahon, yun ay nangyayari. Pero ang kapatawaran ay may hangganan. Let's say, sa isang buwan, sa isang taon, mapapatawad ka. Pero balik na naman sa ganung uri ng kalagayan. Hanggang sa finally, ang blood ng Panginoong Jesus, once and for all, final, sa krus ng Kalbaryo, ay dumaloy. Yung klaseng kapangyarihan na yon, final sacrifice, final blood, pure, perfect blood, ang maglilinis ng kasalanan ng tao. Sa harapan ng Ama, itong blood na ito, ang katanggap-tanggap, walang iba. Walang iba. Hindi ba, hindi blood ng hayop, ang blood ng sino mang tao, kundi blood lang ng Panginoon. Yun lang ang dakilang pamantayan.
In Him, we have redemption through His blood. Natubos tayo dahil sa blood ng Panginoong Jesus. Kaya yung kaugnayan sa Diyos, ano yan? Dakila yan, kaugnayan. Sapagkat yan ay tinubos ng banal na dugo. Tinubos ng banal na dugo. We have been redeemed through the blood of Jesus. Kaya nga po, makapangyarihan ko. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo, sa anumang struggle, sa anumang panunokso ng kaaway, o siguro rin, makapangyarihan ang dugo ng Panginoon Jesus. There's power, sabi nga, in the blood. Diba? There's power in the blood of Jesus. At yan ay naranasan ng mga alagad natin. Hindi lang dakilang pamatay makikitaan dito, kundi letter B dito, ay meron dakilang kasiguruhan, kapatawaran, the forgiveness of sins, sabi doon. Mayroon tayong kapatawaran ng kasalanan. You know, what is amazing sa klase ng forgiveness na ito is talagang kompleto ang pagpapatawad ng Diyos. What do I mean? Your past sin, your present, and your future is forgiven and will be forgiven dahil sa blood ng Panginoon Jesus. Dakila ang kasiguruhan sa mga anak, sa mga alagad ng ating Panginoon. Ang kapatawaran, ito'y meron ka dahil nakaugnay ka sa Panginoon. At letter C, meron dakilang puhunan ginamit dito ng ating Panginoon. Sa ating talata, in accordance with the riches of God's grace, that He loves on us with all wisdom and understanding. Talagang ibinuhos na ng Diyos yung kanyang biyaya, yung kayamanan ng kanyang biyaya, ibinuhos sa iyo. Grabe! Grabe kung spiritually maintindihan yung bagay na ito, hindi ka matadaig ng anong pamang kalagayan sa buhay para kayo sumuko sa iyong pananampalataya bilang alagad ng Diyos. Hindi ka matatalo kahit anong humarang sa iyo bilang tunay na alagad ng Diyos. Kasi ibinuhos na ng Diyos eh. At ang puhunan niya dito, yung biyaya niya, grabe. Kahit nga sa ating kahinaan, kapalpakan, biyaya pa rin niya sapat. Tama ba? Yung biyaya niya sapat. Sabi ng Panginoon, My grace is sufficient in your weakness. Yung grace niya na nagligtas din sa atin. At yun ang patuloy na kumakahinga. At nagpapalakas sa atin. Mga kapatid, tayo po ay mga tinubos na ng Diyos. Maliban na lang, hindi mo pa tinalagap ang Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas. Hindi ka pa natutubos. Hindi ka pa natutubos. Pero kung tinanggap mo na pa rin sa iyong puso, nagsisi ka sa iyong kasalanan, yung blood ng Panginoon Jesus, yung power ng blood niya, ang naglinis ng iyong kasalanan, sa harapan ng Diyos, inari kang ganap. At doon mo ma-realize na ikaw pala ay talagang pinili at ginanap, dinalisay ng Diyos. So, ano man ang daanan natin, hindi ko sinasabing wala ka ng kapalpakan pagkayaan sa buhay natin o pagkakamali o maaaring madapa tayo. Pero nandiyan ang biyaya ng Diyos para lagi tayong iyaan sa ating buhay. Yan ang alagad. Yan ang pinasok mo. Yan ang kaugnayan na meron ka sa Diyos. Hindi ba dapat lamang nating pakawalan ang uri ng relasyon na ito? Dahil pinasok mo ito. Dahil na rin sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang kapaitan, sa kanyang pagmamahal sa atin. Sana po bilang tunay na alagad ay makita natin ang kalagahan ng mga bagay na ito. Nasaan ka na ngayon? Ay, magwawakas, nasaan ka na ngayon sa pananampalataya? Nasaan ka na bilang isang alagad ng Panginoon? Hinihina ka ba? May problema ka ba? Anong klase ng kaugnayan ang iyong pinapagtibay sa pananampalataya? Walang ibang kaugnayan ang dapat natin pagandahin, pagtibayan sa ating buhay bilang isang alagad. Pagpapalain natin sa ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos bilang mga alagad niya. Sana tayo may matagpuan ng tatapat sa Kanya. Ano man ang ating kalagayan. Hindi tayo susuko, hindi tayo bibitaw bilang Kanya alagad. Kadang gabi po, tayo tutuloy tayo sa ating